Hello mga kapuhunan, nandito po tayo sa isang go-to cafe ng mga siklista at motorista dito sa Antipolo Rizal. Pero alam nyo bang katas lang ito ng naging unang negosyo ni Gian? Tara, alamin natin kung bakit. Good morning! Good morning, sir. Good morning. Nice to see you. Thank you sa pagtanggap sa amin dito sa inyong shop. So this is where they started. Yes. Well, actually, hindi dito nag-start, pero ito yung output ng pinagsimula natin. I was into cars way back 2009 until mga 2012. And then, doon, nagsisimula ako mag-resell ng mga parts ng cars. Talaga nasa puso mo na or nasa hilig mo na yung mag-resell? Actually, it started way back. Grade 2, if I'm not mistaken. And I was studying here in Quezon City kasi, tapos ang bahay namin is in Bulacan. Dinadala ko yung toys namin sa Bulacan, which is Turumpo, Gagamba, Tex. Dinadala ko sa Quezon City at doon ko binibenta. Ito yung isa sa best sellers natin sa riding jersey. Very simple design, pero siya yung naging bestseller up to now. For the longest time, you've been doing this job in corporate. Yes, yes. And to leave that for a business, yes. Diba? Ano siya, very challenging pala. Kasi syempre, when you're in corporate, 8 to 5 ka, parang may gawin ka or wala, may sweldo ka. Pero pag nasa business ka pala, it's a 24-hour job. No work, no pay talaga. So talagang yung nakita ko sa kanyang ethics ng sipag, yung talagang disiplina niya sa work. Doon ko talaga nakita day-to-day kay Gian na, okay, ganun pala dapat pag business. So, hindi pala ako pwedeng pabanjang-banjang lang. Hindi pala ako pwedeng petics lang sa bahay na walang gagawin. Oo. So, parang may times nga sinasabi ko sa kanya, bakit ko ba pinasok to sa'yo? Kasi medyo challenge talaga siya kung iisipin. Pero yung when you see the benefits, when you see yung pay naman, talagang worth it everything. Eh, sabi mo nga rin, just like MM na kahit papano, nag-transition. Pinagsabay mo to? Yes, so I started working 2012. So, actually, yung first na naipon ko doon sa mga sweldo ko, inipon ko siya, yun yung pinambili ko ng machine. Anong machine yun? It's a cutter plotter. Okay. Binili ko yung machine. Pero I didn't start a business yet. Okay. So, more on sa hobby pala. Okay. So, parang more on mga stickers ko, mahilig na ako sa motor, mahilig na ako sa kotse. So, mga maliliit na stickers na ginagawa ko, mga t-shirt na simpleng ginagawa ko. Pero hindi ko siya binibenta. So, sabi mo nga na 3-6 months and then hobby siya, buti. Nagkaroon ka ng inking na hindi, paninindigan ko to, hindi ko to i-resell yung cutter platter na ininvestan. Ni-resell ko siya para bumili, mag-upgrade ako. Ayun. Okay. So yun still with the same purpose. Same purpose. Para sa quality nung ipoproduce kong mga item. Oh, sige, paano ka naman nabudol? Okay. Kasi nag-meet kami ni Gian around 2015, not sure na yung exact year. And then, nagsastart na siya nung imprint. So, yung ano niya, employee zero. Zero ako. So, yun. Tapos yun na, doon na nag-start. And then, when we got married, he asked me to resign off from my job and help him out dito sa business. Ako yung kilos lang ng kilos. Siya yung utak. Na, kumbaga, hindi to magiging incorporated or corporation kung wala siya. So, yun. Sa mga misis talagang utak. Ito. Tama, diba? Tama. Kaya na kinsa. Tama. Bula ng go-kaya. Sila yung nag-organize yung structure. Tama. From employee zero na si Mrs. na si Monique or MM, tara, bisitahin natin yung kanilang 100 plus employees sa production area. Let's go. On this part, dito yung sales and marketing, tapos yung mga artists natin, dito sila nakapuesto. Nagsimula ako na, ang hinahanap ko lang talaga noon is, ilang papagawa mo? Pag sinabing 50, ayoko yan. Pero pag sinabi mong isa lang, akin na, gagawin ko yan.
So, kasi mag-isa lang ako noon. Ngayon, nung nagkaroon ng staff, ayoko naman bitawan yung mga nagpapagawa ng isang teraso lang. Ito naman ang ano, HR and finance. Ito ang 40 mm. Yeah! Ito yung area niya. Ang iyong bachelor's ay? Statistics. Statistics! Yes. Matalino! Yes. And then, nag-pursue ka ng MBA. Nag-MBA. Tapos nag-MBA pa. Ikaw? Isa akong nurse. So, BS nursing, tapos registered nurse din ako. Up to now. So, it's so, totally nirerenew mo lang siya. Nirerenew tapos may mga CPD. May mga CPD na kailangan to renew. Pero yun nga, basically my course is totally non-related sa ginagawa ko ngayon. All sublimation printers yung nandiyan sa area. Printer. It's a sticker printer. Ito sa sticker naman. So dito naman, dito yung heat press. So dito from paper, nalilipat na siya to fabric. Ayun! So, ganyan na siya pinaprocess. This part is the laser cutter. It's one of the newest machines ng Imprint Custom. This one cuts the fabric from the panel. Tapos, magiging ganito siya. So, ito yung one panel kasi ng shirt. So, ito yung front. Yeah. Dito naman, mix, ito naman yung tahian natin. So, dito tinatahi lahat ng Imprint Customs na jersey, lahat ng paggawa ng clients, dito din siya tinatahi. Mula sa printing, ngayon syempre, may kainan. Tara, punta tayo sa cafe. Thank you, M. Para sa kape. Siyempre, para pag sa kape, may kapihan parati. Yeah. So, bakit naman kayo nagtayo ng kapihan? Sa grupo namin ng mga nagmumotor, every time natatambay kami, ang hahanapin namin yan, cafe, tea house, or kung saan kami makakatambay na may something kami maiinom, na may ample parking space, na makakapag-usap kayo, may chill spot, tapos yan, may mga konting snack na po pwedeng makain. Wala na doon sa una mong investment. Magkano ba yun? Yung first na inipon ko nung first 6 months ko nga sa work is 50,000 pesos. So doon ako nag-start. Hindi naman once you start, rolling na yan na maganda. So merong ups and downs, merong magdadagdag ka ng empleyado, merong mababawasan na ka ng empleyado, merong kailangan mo mag-sacrifice muna ng pang-sarili mo. Na, for example, sa amin, wala pa kaming sariling bahay. Pero inuna namin yung business. Which, in sooner, yun yung ginugol namin na sana next time kami naman. Hi! Oh!